Narito po tayo ngayon sa Pasay dahil kakapanayamin po natin ang isa sa hinahangaan kong character actor. Siya sa cast ng Batang Quiapo ngayon na nakilala bilang si Lucio, no? Walang iba mga dre kundi si Ginoong Ronnie Lazaro. Tara, samahan niyo ako dahil medyo lumalakas yung ulan. Punta na natin. Kumusta kayo mga dre? Welcome to Saray TV. Mga dre, magandang hapon po sa inyo. Kasama ko po ngayon ang isa sa hinahangaan kong aktor at isa po sa mga nire-request po ninyo, no? Ayan, napagbigyan na po namin kayo. Siyempre, walang iba, Mr. Ronnie Lazaro. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon at salamat. Sabi nga ni Ray, nire-request niyo raw ako. Na ano naman ako doon, na antigang puso ko doon. Mayroon pala akong mga fans. Of course. Hello. Binibigyan ako ni Ryan ng pagkakataong may kwento ko ng talambuhay ko kahit papaano. Simulan ko siguro. Ako'y 65, magiging 66 sa Nobyembre. Okay. Ang simula ng kwento ko, ako po'y ipinanganak sa fabrika sa Guy Negros Occidental. Ayun. At ang maalala ko at lagi kong kinukwento yan, ako'y nagising sa isang malayo sa siyudad siya, sa Bacolod City, rural na kung titingnan mo, dapat mahirap ang buhay doon. Pero, na taon, isang malaking kumpanya ng mga Amerikano, ang pangalan ay Insular Lumber Company, ang nagtayo doon. Sila po, ito'y nangyari simula nung matapos ang giyera ng pangalawang digmaan. Nagtayo sila ron, napakaraming magaganda, matitibay, espesyal mga puno ang meron ng lugar na yon sa amin. Nagtayo ang mga Amerikano ng Insular Lumber Company. At nag-hire sila ng libu-libong mga tao. At dito po, nagtayo sila ng mga pabahay na uniforme, kahoy yan at yero. May katabi nito, may mga nahukay na mga palikuran, gawa sa kahoy lahat yan. Kahoy na nanggaling din sa kanilang sa pagawaan, lumber mill, sawmill, kilo-kilometrong mga troso ang nakikita ko, naalala ko, bumababa yan sa hapon, toot, train number 7, toot, at makikita mo isang kilometrong haba ng mga bagong putol na kahoy, bababa yan, papunta yan sa planing mill. At ang Insural Lumber Company, dahil napakalaking kumpanya, sa lugar na yon may dalawang movie houses. Isang magmagarang halos first class na hospital. May tennis court. Ang Pasko sa amin tuwing darating, ang napakaraming mga laruan. Mayaman ang lugar na kinagisnan kung tinawag naming Insular Lumber Company sa fabrika. Yon. At isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan palagi, nakukwento ko na rin, itong mga bark, yung mga punong pinutol nila, pinagpuputol-putol yun ng siguro mga 2 feet, tapos nakabalot yan, ibababa yan habang dumadaan yung trend. Tinatapon na yan doon, nagkakaintindihan na sila, binibili yan. At ito ay binibilad ito. Araw-araw makikita mo yan, may nakabilad na mga bark ng puno. At itong ginagamit naming panluto bilang yun ang gatong, sir. Gatong. Tama, yun ang panggatong. Yan ang kinagisnan kong lugar. At isa sa mga hindi ko makalimutan din, yung movie house na open house, itong double, usong-usong, hindi ganun talaga, double width. Di ba? Double width. Pag Linggo, yung mga itas, bumababa yan, nagdadala ng kanilang mga binibentang mga kung ano-anong anting-anting, abdo, o mga medicines. Tapos papasok sila sa movie house, buong araw na sila dun sa loob, hindi yan lumalabas, mga itas. So ang naisip ko kasi, yung education ng movie sa kanila, saan na kaya yung mga ito? So,
At ang tatay ko, hindi siya nagtrabaho sa Insular Lumber Company. In fact, isa sa mga naging odd jobs ng tatay ko, naging projectionist pa siya sa isa sa mga pelikula, sa movie house na ito. Tawag sa movie house na ito, Vista. Ito ay andun siya sa lugar na tinatawag namin Paraiso. Pangalan ng lugar. Ang tatay ko na sa kanyang kagalingan, hindi naman aral na hindi nga nakapagtapos ng kuliyo, pero matalas ang pag-iisip, marunong siya magkalikot ng mga radyo at mga telebisyon. Nagustuhan siya ng incheck doon sa Bacolod. Si Mr. Chang, may rest in peace. Very nice Chinese, Mr. Chang. Tapos, nagtrabaho siya ron, nagustuhan siya ng Chinese. Lumaki yung negosyo ng incheck ni Mr. Chang, yung City Radio sa Bacolod. Dahil sa kagandang loob niya at binigyan kami ng bahay sa loob ng compound niya. At nang mga grade 4 ako, umpisa akong mag-aral sa Hale Lopez Elementary School. Mabalik lang ako ng konti sa kindergarten. At kapag-aral ako kindergarten, mga kaklase ko, mga Amerikana. Ang anak doon sa fabrika, ang anak na Amerikano, doon naka-assign siguro sa panahon na yun, yung mga pamilya na dala-dala nila. Nakapag-kindergarten ako. Anyway, grade 4 ako from Hale Lopez Elementary School, lumipat kami ng Bacolod. At napunta naman ako sa susunod na paaralan ko, na itong recent lang nagka-reunion kami sa Doña Corazon Elementary School. Kumusta kayo dyan? Hanggang 1974. Tapos lumipat ako sa katabing school na magkaka-reunion kami itong sa susunod na tinatawapin na tawagin ko na lahat ng mga taga St. Joseph Lasal sa Villamonte. May reunion tayo sa Marso. Mga class 1978. Ay, class 1974 pala. 78 ako nag-graduate ng college. Sorry. Tapos, lumipat ako ng college, napunta ako sa Lasal. Okay, ito na, mag-umpisa na tayo sa Lasal. Oo. Dito ko, nag-aral ako, pumasok ko bilang Commerce Accounting Major. Commerce Accounting Major graduate ako. Sabi ko nga, naburebang letters, naging acting nga eh. Mahiyain ako, at dahil nga medyo may malasantas ng pamumuhay, mataas ang kalidad ng Lasal. Ako, kahit pa, nag-graduate akong scholar sa Lasal dahil sa nabase yun sa salary ng tatay ko na nabibigay sila ng scholarship. Natapos ko, mahihayin ako. Tapos, I was suffering pa nga sa sinusitis. Halos tatlong panyo ang daladala ko kasi hindi ako makapagpigil na palagi kong singa-singa. Tapos, nahihiya akong mag-raise ng hand para umihi man lang. Pagpasok ko ng school, dire-diretso na ako niyan sa kwarto. Hindi na ako lalabas doon. Mahihayin ako. Tapos, parang may bumulong sa akin. Naisip ko na hindi yata pwedeng ganito lang ang buhay ko. So, una, dahil marunong naman akong kumanta, marunong ako ng Doremi, Fasolatido, sumali ako sa Glee Club. Yun. Doon sa Glee Club, ito yung mga would-be artists kasi mga extracurricular na yan eh. So, Glee Club. Sumali ako. Doon, marami akong mga na-meet na mga kaibigan. Isa ay dito, pangalan niya si Manny Julian. Nagkataon naman, magti-third year na ako ng college noon. May contest ang first year, second year, third year, fourth year college. Theater. At sabi nila, Ronnie, pwede ka artista ka. Ang papel mo dito, ganito, matanda. Ha? Ako naman, sige, wala. Wala ang parang laban na to kung anong pwedeng gawin. Doon nagsimula. Nanominate ako, best actor kaagad-agad. Tapos, nagsimula ng, nakita ako ni Peke Galiaga, nagsimula siyang mag-workshop. At dahil marami akong tanong sa buhay, nung magsimulang mag-workshop,
ang theater. Sa theater, marami akong mga kasagutan sa buhay na nakikinita ko dito. Dito ang buhay ko. Marami akong tanong sa buhay. Doon nasagot. Oo. Ganito pala ang, parang na-explain ko kung bakit ang tao may ganito, ganito. Yes. Parang kaya nasabi ko nga eh, ang why is the answer eh. Ang why is the answer, yun sinasabi ko. Okay. Oo. So, kasi sa bawat baitang ng buhay, basta nagtatanong ka, may kasagutan yan eh. Apo. Huwag ka mawala ng, magtanong ka, bakit ganito? Bakit? Hmm. Bakit? May kasagutan yan, nandiyan ang kasagutan. Hmm. Alamin mo, andan lang eh. Yan baka magbibigay. Minsan kasi ayaw natin tingnan sa mata ang problema. Pag hinarap natin, bakit? 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 Apo. Hindi yan sarado. Hindi yan, mayroon yan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. So yun, simula nun, so, theater na ako, marami na akong ginawang mga teatro, yes, performances. Mm. Nag-graduate ako. Yes. Hindi ko pinagpatuloy ang accounting. Hindi na ako nag-board, nag-teatro na ako. Okay. Parang sabi ko, itong gusto ko eh. Itong parang direction ko eh. So napunta ako doon. At habang dahil kasama ko nga si Gilyaga at siya naman at saka siya, the late, both of them passed away, si Cocoy Jimenez, may they rest in peace. Dito nag-upisa kaming mag-venture sa, pero kasama kami, Mascara Theater Guild din kami, okay, sa Bacolod, sa Lasal. Dito nagsimula kami production design. Yun. Naging prop man ako, naging set man ako, naging art director ako. Ito karamihan sa mga pelikula ni Ismael Bernal. Simula sa Boyfriend, Ito Bang Ating Mga Anak, Believed Boy. Basically, ang foundation nyo po talaga, teatro. Opo. Before kayo, anong taon po kayo na punta ng movie, sir? Ang huli kong production work as an art director is the classic City After Dark, Ismael Bernal. That's it. After that, nag-ship ang istorya. Of course, at that time, gumagawa kami Champoy. Na at that time, hindi ako marunong magpatawa, pero ewan ko, din ako. Anyway, pero ngayon, pwede na akong magpatawa. Anyway, si Gilyaga, at that time, during Marcos time, si Amy Marcos had a film center. Yeah. Di ba? ECP, okay. Experimental Films. Nakuha, natanggap na yung kanyang pelikulang Oro Plata Mata. Doon nagsimula. Pero bago ang Oro Plata Mata magsimula, doon sa Bacolod, babalik ako ng konti, 1977-78, si Lino Broca pumunta sa Bacolod para gumawa ng pelikulang Gumising Kamaruha. Si Susan Roses, the late son, may she rest, and Philip Salvador. Yun ang aming unang pelikula ni Joel Torre. Kami, ako sa kasambahay, si Joel sa one of the guests, I think, ng ano, party do yun. So, tapos noon yun, pa Manila, trabaho sa production hanggang masimula ng Oro Plata Mata. At hindi ganun kadali sa akin ang mga pangyayari sa buhay bilang artista. Hindi ako makarating sa yugtong ito sa maraming pagsubok na dinanas ko sa pangyayaring ito. Ang pagiging artista, isang parang pag-aasawa, kailangan pakasalan mo eh. Kasi kung hindi mo, gagawin mo lang siyang gaganon-ganon, ganon din ang bawi sa'yo. Hindi ka lalago, hindi ka ano. Tapos kailangan mahalin mo yung craft mo. Right. Yes. Pagbutihin mo. Naging mayabang ako sa isang party ng buhay ko dito, kasi masyado mabilis. Yes. Meron pa dyan yung boatman. Isang napaka-controversial ding movie. Turo, live sex act na ginawa ni Tico Yagilos na isa ring pagsubok sa akin. Pero marami din ako natutunan. Isa sa mga natutunan ko doon sa pag-ano ng boatman ay kami mga artista, pag uwi namin, pag hindi ka marunong, matatangay mo yung karakter mo sa bahay. Kaya sabi ko siguro kung bakit medyo magulo ang mga buhay-buhay ng mga artista. Kasi yes, minsan may mga karakter kaming nadadala sa ano. Niyayakap namin ng gusto, hindi namin mapapakawalan. So, nauwi mo. Oh.
So ganun, lalo na pag isang karakter na yes. hindi man ikaw pero may pagkakataon kang gawin, aba isa parang ito, binabayaran ka pa, magagawa pang gusto mong gawin. Tama po. Oh, so iyan ang mga natutunan ko sa bawat bite lang ng buhay kasi kailangan may natututunan tayo kasi kung hindi, yes. paulit-ulit 'yan. Tama po. Kung bakit naulit ang mga pangyayari sa buhay mo, ibig sabihin hindi mo na solba, hindi mo na natawid ang pangyayaring ito. Mm. So dapat harapin mo siya kung anong dapat mo matutunan dito kasi para akyat ka. Right. Oh, para hindi ka na pabalik-balik. Hindi pabalik-balik. At gagaan ka ng gagaan. Correct. At sa mga pangyayaring ito, sa gaguluhan ng ano, medyo naging blacklisted ako, naging black sheep ako sa industriya noon. Mm-hmm. Kasalanan ko. So, yes. Pero hindi ako pwedeng bumalik sa Negros ng failure. Apo. Kailangan kong pursigihin ang gusto ko at ang pinili kong career. So, sa awa ng Diyos, nakapag-teatro ulit ako dito, salamat sa Bulwagang Gantimpala, nung dito pa sila sa CCP, nasali ako sa mga entabladong palabas sa teatro, yes. at patuloy akong naghasa ng aking career, ng craft. Para, of course, ang hirap namin yung mga galing sa ibang isla na ang salita, ang diksyon namin ay kaibang-iba, kailangan namin baguhin ito. Itong mga trabaho namin ni Joel, yung pananagalog namin, halos Apo. Impeccable na, hindi na siya pumunta kami doon, wala ka dito. Yung mga ganun. So, mahaba ang proseso ng pag-aaral na hindi ako sa awa ng Diyos, nabigyan ako ng lakas at naging matibay ako na ipursigi. Hindi kayo bumitaw, sir, no? Oo. Kasi parang ito na yung passion nyo, no? Oo, yun, oo. Mahal nyo yung pag-arte, right? Oo, parang yung sinasabi nilang, you don't change horses in midstream. Correct. Yung adun ka na, eh. Tayong mga tao, meron tayong mga sa mga bagay-bagay na kibkim natin na itong nagpabigay ng bigat. Isa sa mga ano dyan ay yung kapatawaran. Itong bibigay sa atin ng pakpak para tayo makalipad eh. Ang una mong mahalin, ikaw. Yung sarili mo muna. Bago yung iba. Pwedeng pumunta tayo sa Batang Quiapo naman. Ah, okay. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.